Ayun na mga kapatid, no, magandang senyalis naman, no? Latest update. No, mukhang sinunod tayo, mukhang mukhang nakagawa ng kapamaraan dahil lang talagang dapat nga, 'di ba? Kung hindi sila nakapag-motion, ibig sabihin nakapag-motion ito. Lamay ko daw. Kaya siguro wala na. Titignan natin. Ayun, okay na ba? Ayun na mga kapatid, no, magandang senyalis na ba? No? Latest update. No, mukhang sinunod tayo. Mukhang nakagawa ng kapamaraan. Dahil lang talagang, dapat nga, di ba? Kung hindi sila nakapag-motion, ibig sabihin, nakapag-motion ito. Bakit? Supposed to be, dapat transfer talaga bukas. Sinabi yan, sa lahat, sa mga insiders, no? At sinabi doon, pinaliwanag doon, na may kasalanan ba, o wala, ano ba yung poll natin ngayon? May kasalanan si, sino ang nagsasabi ng katotohanan, no? Si, si Bong Navarro ba o si Denise, no? So, yung kanina inano natin, no, mas maraming naniniwala pa rin, no, na si Bong Navarro ay inosente sa laban ito. So dito, pag-usapan nga natin yung magandang sinyalis. Kasi may parating tayong balita kailangan natin ngayon. At sabi ko, para maisama ko na sa title eh. Pero hindi siya sumagot, ano? So inaantay natin yung mga informante natin na magbigay ng information, no? Antayin natin. Pag nag-elis daw ako, i-comment. Sabi ko nga, ibigay mo na sa akin, ha? Maisama ko na. So magandang development, no, on both cases, no? Maganda ang tinatakbo. Parehas kaso. Oo. Parehas both parties, no? Kasi talaga ang gusto mangyari diyan sa paglipat sa Taguig, no? Ay kahapon pa. Monday talaga ang schedule. So sa hindi nga madaan pagkakataon, ito ay na-delay. Ibig sabihin, either nakapag-motion na 'yan. Kasi kung wala namang motion diyan, 'yan ay ililipat na talaga 'yan, ta-transfer din. So ibig sabihin, baka nakapag-request sa NBI, no? Ang NBI sa DOJ. So Taguig pa rin siya pero BGMP na. Baka ganun, baka kasi ang suggestion, no, ni pangalan nito. Yung suggestion ni Dibayan ay huwag tigilan, ano? Babalik sa NBI, mga ganun. No, at ang pwede nilang gawin dito. Ano tayo gawin? Siyempre, procedural wise, ibig sabihin ba na kapag hindi ka napagbigyan sa utang pagkakataon, hindi ka na pwedeng mag-motion ulit? Pwede pa. If the circumstances change, kunwari may na-receive ulit sila na bago ka. At itong si Bong Navarro nga ay nangangamba kapag nilipat. Kapag ganun-ganun, sabi niya, bla bla bla, pag nag-ano pa yon, kapag ka na, patawag doon, kapag oras pa yon na nag-iba yung text, sinasabi na nga nung court, no, sinasabi ng court na yon ay it can interpret on different many ways. Yun ang sinasabi. So on both cases, may mga maganda sinyales. Why? Sa kaso ni Francis, may parating tayong balita at inaantay natin ngayon. May mga development yung kaso. So, yun nga, no, yung mga kaso pa pala ni boss, no, lahat na yan ay na-dismiss na. Etong nasa Metropolitan na lang, skinunbik siya sa anti-alias, pero yun ay bailable. Pasat Metropolitan, kahit convicted ka, pwede ka pa rin mag-file.
ng veil. Ganun po yan kasi yan ay metropolitan. Pero pagdating ng regional trial court, yan po ay walang hindi yan ano. Ano ba tawag doon? Hindi po yan pwedeng pailan ng bail. Oo. So, magandang senyalis na ba yun? Kasi ang talagang original plan nila ng kampo nila Denise at saka nung ano ng court no ay ilipat na kahapon, Monday. Yun talaga yung original yun eh. Hindi siya mailipat ng Sabado, Linggo eh. Kasi nga, ano yun eh, walang pasok, di ba? So, hindi siya nalipat ng Friday. So, ililipat siya ngayong Monday. Pero hindi nagawa yun dahil sa motion. No? Malamang nakapag-motion sila at baka sinunod nila ang ating advice, no, suggestion. Kasi kung susundin mo yung suggestion ni neto ni Attorney Libayan, Libayan ba yan? Libayan. Libayan. Ay magpailang ng motion din sa court. Diba? Doon sa court na yon. Tapos additional ano, para daw pagka dinala sa Taguig, ibabalik siya sa NBI. Ganun daw. Pero sa atin, dapat ang ating suggestion nga ay mag-motion sila sa DOJ. Department of Justice through NBI, NBI request. Kasi under the jurisdiction of NBI, magpapatransfer lang sila sa Taguig BJMP. Yun ang i-request. Baka ginawa yon. So, yon. Nag-motion sila at tayong DOJ, yun. Sa transfer namin sa Taguig, why not? Pero sa BJMP Taguig. Ganon siguro ang nangyari. No? Kaya hindi na ilipat ito. So, yung latest update ngayon ay inaantay natin ngayon. Wala pang nagko-comment. Ano ba nangyari sa comment section? Bakit wala nagko-comment? Paki-comment nga. Anybody? Press 1 nga kung naririnig niyo ako. Baka salita ako ng salita eh. Wala pala nga. Walang nagko-comment kahit isa. Wala pang nagko-comment kahit isa. Sino ang first commenter of the day natin? Mga kapatid, no? Sino ang first commented? Ang daming balita ngayon, ha? Maraming lumalabas ng mga balita ngayon. Mga latest trend, no? Ayan, bigyan natin din ng ano. Ang dami. Si Percy Lapid, na binabaril kagabi. Ayan. Yung Hermes, na Sharon Coneta, yung kay Senab Harake, at saka itong kay Alawi. Naku po, tinanggal yung Facebook nila nang walang kabugab. So maraming mga development, ano? Ayun, oh, meron, nakapag, ano. So, ayan. Yellow heart, no, FLM. Thank you. So, yung magandang sinyalis na bias, magandang sinyalis yung nangyayari sapagkat hindi na i-transfer si Bong Navarro. Hindi siya na i-transfer sa city, Taguig City. Supposed to be book kahapon yun. Monday siya i-transfer. So sa hindi malamang pangyayari, ito po ay na-delay, no, na motion. Kasi kung talagang ililipat siya, kahapon na yun. Or either ngayong umaga, pero hindi pa rin, di ba? So ibig sabihin, nakapag-file sila ng motion, baka ang nangyari dyan, sa basa ko, ha, Maria Ramos, ano sabi ni Maria Ramos? Maria Ramos, may posibilidad pa ba na makalaya si Sir Bong? Yes, siyempre naman. Yung possibility na makalaya si Sir Bong ay malaki. No? Ganito yan. Talagang makakalaya siya. Kasi nga, walang strong evidence against him. Ngayon, ang inaano lang natin dito kasi, yung i-delayed ka. Kaya nga sinasabi ko, ang aking suggestion, dito sa kaso na ito, dapat mag-file siya nilang motion through NBI sa DOJ. Transfer mo na sa BJMP. Alright? Pero yun ang una na suggestion ko, question nila yung warrant of arrest. Bakit September 19? Para magkaroon lang sila ng leeway, makalabas, at makapag-motion to quash. Yun ang sinasabi ko. Daanin nila sa technical. Pero hindi ginawa ng abogado eh. So, ewan ko kung bakit. Baka hindi nakarating sa kanila yung discrepancy ng
promulgation at saka yung inisyu sa kanila ng warrant arrest, binaliwala rin. Dapat kina-question nila yon. Dahil tingin ko may dolo or meron nila malicious, no? Kasi nagparehas pala sa bayan na inisyu yung warrant arrest for acts of lascivious business at saka rape, parehas September 19. Eh bakit ang pinasa lang sa kanila acts of lascivious business at pagkatapos umaga-maga pumunta sila doon? Yun ang question ko. There must be something going on. Bakit umaga sila pumunta, hindi hapon? Di ba? Bakit ang aga-aga? Eh di inihabol ngayon, dapat, ang tama nga, tama yung mga abogado, kaya nag-ano ako sa mga lawyer. Pag may pagkakataon pa ba na makalaya si Bong, na may pagkakataon po ba na makalaya si Bong? Yung pinaka-chance nila ho, yung technicality noong warrant of arrest. Pero hindi nila ho yun in-avail eh. Kaya ako nagtataka doon. So baka, ewan ko kung in-avail nila yun. So wala na po doon. Ang mangyayari po dyan talaga, dahil hindi nila in-avail yun, o walang nangyari doon kung in-avail man nila, eh yung malipat siya dito sa may BJMP at magpa-file sila ng petition for bail hearing. Pag nag-file sila ng petition for bail hearing, ano ho yan? Buwan ho yan? 3 to 4 months? Something like 2 to 4 months? Depende. So, depende yan kung madidelay na madidelay. Kung ika-counter, gano'n, tatagal pa. Pag nakapag-pit, kaya nga sinabi ko, ang pinaka-key factor dyan, no? Ang pinaka-tamang gawin ni ni Juan Navarro ay kumuha ng magaling na lawyer, seasoned lawyer. Yung matanda na, yung mga Rene Respeto, Estelito Mendoza, Fortune, yung mga caliber na ganun. Solicitor General, Panelo, ganyan. Makakuha man lang siya niyan ng isa o dalawa na mga seniors. At least yun, kahit di na magsalita yun, at least yun magiging magkakakita siya ng patas. Kasi ang question kasi dyan, yung probability. Pagka may schedule na siya, sasabihin naman natin yung ating suggestion kung ano yung dapat niya puntusan. Kasi kailangan dyan, ang puntusan mo, hindi na yung sinasabi nung sinasabi nung kalaban mo eh. Yung sinasabi ng kalaban mo, parang na lang yan, secondary. Yung sasabihin ng judge, yung sinabi ng judge, bakit nagkaroon ng probable cause, yun ang susunugin mo. Hindi yung sinasabi noong mga abogado na kalaban mo, mga prosecutor. Yung sinabi ng Court of Appeals judges, yun ang talagang, ayun ang key. Pupuntuhan mo, pag-aaralan mo mabuti, pabalik-balik kung paano yung susunugin. At nakita ko na kung paano. Pagka may bail hearing na sila, sasuggest natin. Ngayon, sa ngayon, ito muna. Ngayon, pagka nagkamali po sila at inasa niya lang sa mga lawyer niya ngayon, na masyado siya nagtiwala sa mga lawyer niya, na kasi pagka ganyan, nawawala na yung tiwala ko. Kasi pwede siyang, tama yung sinabi ng mga abogado, ng mga seasoned lawyer to ha. Tama eh. Ano ba yung sinabi? Yun ang mali. 100% mali yan. Bakit? Alam mo naman na ang kaso niya non-bailable. Mm. Okay lang sana pag acts of lasciviousness. Oh. Ang kaso niya, hindi lang acts of lasciviousness, may kaso niyang non-bailable na rape. Oh. Yun ang sinasabi nila. Una, yung abogado niya, with all due respect, pupunta sana sa court, sa clerk of court, kukunin anong latest order dyan, may warrant na ba o wala. Assuming may warrant na, dapat mag-file muna ng motion to quash the warrant. Hindi muna mag-surrender. Hmm. Kasi pag nag-surrender ka, paano ka makalabas dyan? Yun, di talaga makakalabas. Mag-file muna ng piti. Pagka nandun ka na kasi loob, di ka na makakalabas dyan. Ayan, mga dalawang abogado na nag-uusap, mga seasoned lawyer, mga trial lawyer. Isang trial lawyer at saka expert sa franchise lawyer, franchise expert si Rolex Suplico. Ano ibig sabihin natin dito? Na crucial
yung bail hearing. Kasi ang ipuprove mo doon, the evidence against you is weak to proceed para makapag-bail. Papalabasin mo na walang ebidensya against you or mahina ebidensya against you. Kailangan mo yon. Kailangan mo i-prove at sunusunugin mo yung probable cause against you para makapag-bail ka. Kasi baka mamaya magtaka, kasi mismo mga DOJ nga nagtataka. Diba? Tayo pa kaya. Pagdating ng desisyon, para bang napakalaki ng Grand Defense Sample Corporation ng CQPNB. Doon po ako mga. Bakit ganon? Kabilis balik ka rin ni Denise yung pangyayari. Alam mo naman yung politics sa Pilipinas, nag-iiba ang presidente, nag-iiba ang nagiging powerful. Tignan mo naman yung abogado, yung lawyer nila. Sino ba yung lawyer? Di ba Ferdinand Topacio? Sino ba si Ferdinand Topacio? Di ba parang, di ba? Pero hindi naman natin yun inaano. Hindi naman natin yun binibigyan. Parang ina-analyze mo na lang. Di ba? Kaya nga may mga bagong development, no? Inaantay ko pa yung bagong development ngayon. Merong, kasi sabi ko, ipasa mo na para alam ko na eh. So, inaantay ko ngayon yung development, no, na isasabit sa atin. No? Baka mamaya maligaw yung ating informante, no? Yung ating informant. May informant tayo na pinakawalan at may bago daw siyang scoop. Eh sabi ko, bakit di mo pa sabihin dito sa akin para maisama ko na? No? So ang scoop natin dito, hindi na ilipat. Kasi ang schedule talaga dyan, ililipat na siya. So ililipat siya sa BGMP. Ay, BGMP sa city, no? Sa Taguig, kahapon. Eh walang movement. Saka ngayon, bakit walang movement ngayon? Ibig sabihin, magandang senyalis yan sa kaso ni Bong Navarro. Pero kung sinasabi niyo kung makakalabas siya kagad, ay malabo po yun. Kasi kailangan ng yun sa pangyayaring naipit siya, hindi naman niya tinechnical, hindi naman nagtechnical yung kanyang abogado, at hindi kinuwestiyon yung warrant of arrest, ha? Kung paano-ano, dapat yun kinuwestiyon yung warrant of arrest. Bakit in-issue nyo September 19? Tapos nag-issue kayo ng ano, eh sabay pala to. Yung warrant ng acts of lascivious business at saka itong rape ay parehas, bakit acts of lascivious lang yung sinabi nyo? Eh di sana nakapag ano kami, there is a malicious, di ba? Malicious intention on your part, di ba? So, kumbaga, yun ay technicality of the law. Dapat kinu-question nila yun. Kaya kami magpapile because of technicality. Hindi kayo naging ano, hindi kayo inihuli nyo itong sa rape. Samantalang sabay naman sila. Di ba? Inantay lang na makapag sumuko sila, sabay sinunod. Pero nga, September 19, pero promulgated September 20. Sana kinu-question nila kagad yun. Eh sa ngayon, di nila kinu-question yun. So, meron pa bang alternatibong natitira? Wala pa sa ngayon. Ang pinaka-alternatibo ay mag-antay sila para dito sa bail hearing. No, yung bail hearing na ito, ito yung inaantay. Ito yung sinasabi ko na mag-hard ka na ng mga dekalibring abogado. Kasi ito na yung buhay mo eh, Bong Navarro. Yan na yung make or break mo. Kasi kung magpapabaya ka lang, hahayaan mo lang sa mga abogado mo na sumasablay. Ha? Hindi naman sa, with all due respect, pero ibang kalaban, pag ang kalaban mo ay... Pagdating ng desisyon, ay para bang napakalaki ng Grand Defense Sample Corporation ng CQPNB. Doon po ako magtataka. Oh, baka mamaya yung DOJ nagtaka. Tapos sasabihin nyo, nakakapagtaka. Ay, 8 years na, hindi pa anong ganun. Di ba? Oh, yun na sinasabi. Para wala kang pagtataka, kumuha ka talaga ng abogado na talagang masasabi natin na talagang seasoned lawyer. Fortune, attorney Fortune, yung mga magagaling. Maraming magagaling na abogado dyan. Panelo, baka makuha mo yan. Fortune, baka makuha mo. Sabihin mo sa kanila,
Kay ano lang kamo, para lang si sa bail hearing lang. Umattend lang kamo sila, bayaran mo. Para lang ano, magkaroon ng 'di ba? Iba pa lang ang presensya pa lang niyan, talagang ano na. At saka maano kayo, matuturuan kayo. Kumbaga matuturuan kayo ng mga ano, maraming po pwedeng i-input sila kasi nga yung experience nila diyan sa mga bail hearing na yan, malulupit. So alam nila kung paano ka mabibigyan ng kasi kailangan mo makapag-bail. All right? Kailangan mo makapag-bail sa totoo lang. Kasi kung pababayaan mo lang sa mga abogado, tiwala ka, sobrang tiwala, eh baka magaya kay Francis de Antonio Marcos. Sino ba yung abogado ni Francis noon? Di ba yung abogado niya eh, galing kay Walwal? So yung pinaka-head, ano niya, nagtiwala siya doon. O ano nangyari? Ang pinuntusan yung, imbis na pinuntusan yung statement ng ano, eh ang pinuntusan yung border, eh di pinuntusan din siya ng mga judge o sinunog lang o hindi siya nakapag-bail. Imbis na kayang-kaya sana, hindi nakapag-bail si Francis. Baka gano'n na mangyari sa'yo tapos ipiting ka na dyan. Gagawin nila dyan, delaying tactics. Ilang taon yan, nabubunuin mo dyan na delaying tactics yan. Yun ang pag-ingatan mo. Ano na po ba talaga ang latest update? At kung nabaring madami kasing lumalabas na fake news, nasa NBI pa po siya at hindi siya na-transfer kahapon at saka ngayon today. Kaya magandang sign yan. Kasi dapat yan, nung Friday pa nga siya gustong ipalipat. Eh. So sabi, sa Monday, ililipat na. Ayon mismo sa source, ha? Sa reliable source, talagang Monday talaga ililipat. Hindi siya nailipat, so nasa NBI pa siya ngayon at ang tingin ko, baka nakapag-file sila sa transfer sa BGMP. Yun ang basa ko. Tagig BGMP. Kasi kung tagig ano, city, baka mananganig nga naman buhay niya. Diba yung mga threats? Kasi artista yan eh. Diba? Oh. Kaya mahirap mag-celebrity. At saka siya pa naman ay, hindi pa naman siya nakatulan. PDL pa rin siya hanggang ngayon. Innocent pa rin siya hanggang ngayon. So innocent, no? Pareha sila ni Francis na innocent.